Welcome back to my YouTube channel. My name is Sherwin and I just want to share some knowledge and ideas on how to manage anxiety and panic attack. Today is March 23, 2023. Ang init ng panahon ngayon. Nagising ako ngayong hapon dahil sa sobrang init dito sa loob ng bahay. Ramdam na ramdam na natin yung summer. Ang sarap lumabas kasama yung family, mag-swimming, na-enjoy natin yung tanawin. Kasi alam nyo, sa totoo lang, nakakatulong rin sa atin to na ina-expose natin yung sarili natin sa labas. Nakakatulong yan para ma-divert yung attention natin. Napapractice rin natin dito kung ano yung magiging reaction natin kapag tayo ay lumalabas. Kasi tulad nga ng sinabi ko sa inyo, especially sa mga taong may health anxiety, nagkakaroon sila ng behavior na natatrap sila sa comfort zone nila. Yung tipong nasa loob na lang ng bahay, masyadong na-limit yan na yung mga kakayanan nila sa pang-araw-araw. Hindi na sila nakakaligo, hindi na sila masyadong nakakakilos-kilos sa bahay, masyado na silang nakatali sa kama, hindi na sila nakakabangon. Kasi onting kilos, andyan yung pagbilis ng pagtibok ng puso, yung kaba, yung nervyos, yung takot, yung sobrang pag-aalala. Alam ko yan, napagdaanan ko yan eh. Kaya masasabi ko sa inyo, kailangan nyo talagang i-expose yung sarili nyo sa labas. Yung exposure therapy. Yan. Ito yung way. Ini-involve ko yung sarili ko sa labas, kasama yung family, yung friends, kasi napaka-importante nyan. So, ngayong araw, ano bang gusto kong pag-usapan natin? Ayun, gusto ko lang sagutin yung... may nakausap kasi ako last time. Binigyan ko siya ng talk time. Isang follower rin natin. So, tinanong niya ako isang beses na, "Sir, gagaling pa ba ako sa anxiety disorder? May pag-asa pa ba na gumaling dito sa mga karamdaman na nararanasan ko? Kasi feeling ko nawawala na ako ng pag-asa. Hindi ko na alam kung ano yung gagawin ko. Masyado na akong litong-lito. Kasi alam naman natin, no? Kahit ako mismo, kung babalikan ko yung mga panahon na severe yung anxiety disorder na nararanasan ko, dumating ako sa point na hindi ko na alam kung ano yung gagawin. Yung tipong lagi na lang ako nakahiga. Ayoko nang naiiwan ako mag-isa sa bahay. Gusto ko parating may tao na andyan, nakabantay sa akin. Tapos, sobrang nalimitana nito yung mga ginagawa ko sa pang-araw-araw. Alam ko yan eh. Pinagdaanan ko talaga yan. So, alam mo, alam nyo, hindi lang sa'yo ha, dun sa nakausap ko last time, kundi sa lahat ng viewers dito sa YouTube channel na kinrate ko. Ang anxiety disorder, yes, may pag-asa pa dahil gagaling kayo dyan. Okay? May pagkakataon na akala nyo wala ng pag-asa, no? Parang feeling nyo may malubha kayong sakit na nararanasan, pero hindi lang ma-detect ng espesyalista na pinagpakonsultahan nyo. Pero alam nyo, sa totoo lang gagaling kayo dyan. Okay? Ito ah, ito yung totoo. Okay? Dapat intindihin nyo to. Bago kayo gumaling sa anxiety disorder, kailangan matutunan nyo yung mga bagay na paulit-ulit kong tinuturo dito sa channel na to. Okay? So, unang-una, yung anxiety disorder, disorder yan, hindi siya sakit. Okay? So, pag sinabi nating disorder, mga maling kaisipan yan na nabubuo sa ating brain. So, ayon, naaayos yun. Okay? Sa pamamagitan ng cognitive behavior therapy, na-expose natin yung sarili natin sa fears. Kasi sabi ko nga sa inyo, yung anxiety, ang punot dulo niyan is yung fear. Yung matinding takot sa isang bagay. Kaya na-expose natin yung sarili natin para ma-overcome yan. Pero ang anxiety, hindi mo yan maaalis sa iyo. Dahil innate yan sa isang tao. Na ma-anxious tayo kapag may mga deadlines. Ma-anxious tayo kapag wala tayong trabaho. Ma-anxious tayo kapag meron tayong karamdaman na sakit. Ma-anxious tayo kapag may mga bills. Kasi itong anxiety na ito, ito yung way ng ating katawan para tayo ay kumilos. Para ma-meet natin yung expectations natin. Pero ang disorder, ito na yung, dito na pumapasok yung nalilimita na nito yung sarili mo. Kinukulong mo na yung sarili mo sa bahay nyo kasi masyado kang anxious. Ayaw mo na pumasok sa eskwelahan. Ayaw mo na pumasok sa trabaho dahil masyado kang nabubulyawan ng boss mo. Yan. Tumigil ka na sa pag-aaral kasi binagsak ka ng professor mo. Yan.
nalilimitahan na yung sarili natin. Ayun yung disorder. Nadadala na natin siya sa pang-araw-araw. Masyado na tayo nag-worry, masyado na tayo ninenervyos, kaba, yan, may pagkabalisa, yan, pagkabalisa ay yung anxiety, okay? So, naayos yun, yung disorder. Pero yung anxiety, hindi yan naaalis sa atin, kasi innate yan. Dahil kahit balikan natin nung unang panahon, panahon pa nung mga ancestors natin, itong anxiety na to, ito yung nagbibigay ng confidence sa kanila. Ito yung nagpapakilo sa kanila para mag-hunt ng mga wild animals para may makain sila. Ito yung nagpapa-anxious sa kanila para pumunta sa masusukal na bundok para magtanim ng mga prutas o kaya ng mga masasaka nila. Yan. In short, ito yung nagbibigay sa kanila ng anxiousness para kumilos sila, para mabuhay sila. And innate yan. Kahit sinong tao nakararanas ng anxiety. Balik na tayo sa main topic natin. Gumagaling ba ang anxiety? Yes, gumagaling po yan, yung disorder. Kaya tong iayos, okay? Sa pag-iisip lang yan ng isang tao, kung paano nila i-interpret yung mga bagay-bagay, kung paano sila mag-react doon sa mga specific situation na na-experience sila. Pero marami pong klase ng anxiety, okay? Disorder. Ano ba? Meron tayong social anxiety. Ito yung feeling natin paglalabas tayo, may mga naiisip tayo na hinuhusgaan tayo ng ibang tao. Dahil dun sa panghusga na yun, ayaw na natin i-expose yung sarili natin sa ibang tao. Yan. Ayun yung social anxiety. Meron ding health anxiety. Ito yung hypochondria. Kung ano yung naranasan ko. Yung masyado akong nag-worry sa health ko, na feeling ko may matindi or may malubha akong sakit na nararanasan. Masyado tayo nag-worry dun. Yan. Health anxiety naman yun. Meron namang separation anxiety. Let's say for example, namatay yung aso mo. Siyempre, sino bang hindi malulungkot? Siyempre, na-anxious rin tayo doon sa mga ganong experience natin sa buhay. Okay? So, ayun yung separation anxiety. Meron din tayong post-traumatic stress disorder. Let's say for example, motor accident o kaya basta may traumatic event ka na lang na na-experience sa talambuhay mo. Okay? O life and death situation o kaya basta mga traumatic events, yan, pwedeng mag-trigger yung anxiety mo dyan. Meron pang specific phobia, okay? So malawak yun, malawak yung anxiety disorder. Kaya napaka-importante guys na nagpapasuri rin tayo . Although alam na natin na mukhang mental health yung illness natin, magpa-consulta pa rin tayo sa psychiatrist o kaya sa psychologist. Kasi even if mental health disorder yan, iba-iba kasi yung way para i-treat yan. So, pwedeng sa depression, pwedeng anxiety disorder, magkaiba yan. Pwedeng bipolar disorder, schizophrenia, maraming uri ng mental health disorder. Kaya napaka-importante na nagpapakonsulta tayo sa espesyalista para ma-rule out talaga, tsaka mabigyan ng proper management kung ano man yung nararanasan natin. So, para makarecover ka, para gumaling ka sa anxiety disorder na nararanasan mo, kailangan mo rin tulungan yung sarili mo. Kasi marami dito, nagchat sa akin, nagko-comment na, "Sir, ganito yung nararanasan ko, mabilis yung pagtibok ng puso ko, nailoko, anxiety na ba itong nararanasan ko?" Hindi kasi ako doktor para mag-diagnose sa inyo. Kaya napaka-importante na magpakonsulta muna tayo sa espesyalista para ma-rule out. Kaya nga sa paulit-ulit kong sinasabi dito sa channel ko na itong YouTube channel na kinreate ko, makakatulong talaga to kung anxiety disorder yung nararanasan mo. So unang-una, kailangan tulungan mo yung sarili mo. So first step, magpakonsulta ka muna para ma-rule out na physically fit ka. Dahil importante rin yun na although hindi sinabi ng doktor na anxiety yung nararamdaman mo. Ano yun eh? Nagbibigay yun sa iyo ng confidence, assurance yun sa sarili mo na physically healthy ka. Okay? Pangalawa, tulungan nyo yung sarili nyo by doing some research. So dapat alam natin yung mga tinatawag nating fight, flight, freeze response, anxiety triggers, ano pa ba? Yung fear, adrenaline fear, anxiety cycle, bewilderment, fear, and sensitization. Yan. Marami eh. Ang dami ko na tinuro dito eh. Catastrophic thoughts, intrusive thoughts. Aralin natin yan. Kasi, ayun talaga yung way eh, para makarecover ka sa anxiety disorder. So, pangatlo, dapat i-apply mo yung mga knowledge na natutunan mo.
Okay? So let's say for example, yung exposure therapy na sinasabi ko. Napaka-importante niya na ine-expose natin yung sarili natin sa fears natin. Kasi mostly, yung mga kinakatakutan natin na paulit-ulit pumapasok sa ating isipan, 99.9% niyan, hindi totoo. Kundi isipan lang natin yun na nagke-create ng mga catastrophic thoughts, negative thinking na yun, para iligtas mo yung sarili mo. Kasi feeling nung brain natin, nasa immediate danger ka. So dapat ina-apply natin yung mga natututunan natin. So pang-apat, dapat natututo tayo doon sa mga experience na paulit-ulit nating nararanasan. Let's say for example, nag-panic attack ka. Bumilis yung tibok ng puso mo, nahirapan ka huminga, tapos kung ano-ano agad yung inisip mo. So dapat may doon sa experience na yun, natututo tayo para sa susunod na mag-panic attack tayo, nababawasan yung takot. So ako dati, yun to, pag nag-panic attack ako, yung mga sintomas na nararanasan ko, sinusulat ko yan. Sa susunod na mag-panic attack ako, babasahin ko yon. Ah, naranasan ko na pala to, pero hindi naman ako namatay. So pinapatunayan ko sa brain ko, hanggat maaari, na yung mga sintomas na yon hindi naman dangerous. And ilang beses ko na na-experience yun. Pero ngayon, wala naman nangyari sa akin masama. So ayun yung mga bagay na dapat nating matutunan para ma-overcome natin yung anxiety disorder. Ang anxiety disorder, hindi yung forever. May mga tao lang talaga na sobrang tagal nila nakaka-recover doon sa disorder na yun. Kasi hindi nila ina-apply sa buhay nila yung mga natututunan nila. Pangalawa, hindi nila iniintindi yung mga turo, yung mga knowledge na dapat kailangan is napapractice. May mga follower ako dito sa YouTube. Tinatanong ako, sir, gano'n ba katagad ka nagsuffer sa anxiety disorder? Sir, bakit ganito? 5 taon na ako nagsasuffer sa anxiety disorder. May iba, 2 years. May iba, 3 years, 4 years. May iba, 10 years. Pero nagtataka ba kayo bakit hindi pare-parehas? Nakadepende yan sa tao kung paano nila tulungan yung sarili nila. So, let's say for example, ako 2 years ako nag-suffer. Sa 2 years na yon, severe yon. Ayun yung masasabi ko talagang naapektuhan nito yung pamumuhay ko. Tumigil ako magtrabaho, nalimitahan nito yung pang-araw-araw kong ginagawa. Tapos, feeling ko wala nang pag-asa. Kala ko mamamatay na ako. Kala ko may malubakang sakit. Pero, almost 3 years in the making talaga, bago ko ma-meet yung 100% recovery. So ngayon, ako, wala na talaga akong nararamdaman. Literally, as in, wala ng hilo, wala ng yung mabilis na pagtibok ng puso, wala ng worry, wala ng nervyos, wala ng takot, yan, nawala na talaga yan. So, yung disorder na overcome ko siya without taking any medication. And in natural way, na-manage ko yung anxiety disorder na nararanasan ko. So, napakasaya ko kasi, yun, bumalik na yung saya ko, yung sigla, nakakalabas na ako. Sa totoo lang, ngayon, ine-enjoy ko nga eh. Every week, talagang lumalabas ako kasama yung family ko kasi napaka-importante nun. Tsaka, nung 2 years na na-experience ko yung severe anxiety, walang labas-labas yan. Literally, hindi ako lumalabas, hindi ko na-enjoy. Kaya ngayon, laking pasasalamat ko kasi nagagawa ko na kung ano yung mga ginagawa ko ulit dati. Pero hindi ibig sabihin nun na inaabuso ko yung sarili ko. Yung alak, ganyan, yung mga bisyo, tinigilan ko yan. Kasi pwede kasing bumalik yung anxiety natin. Kaya kung natutunan mo na umiwas doon sa mga bagay na yun na maaaring mag-trigger or maapagpalala sa iyong anxiety, so huwag na nating balikan. Okay? So ayun lang muna yung video na i-share ko sa inyo ngayong araw na ito. So sana nagustuhan nyo. At kung nagustuhan nyo itong video na upload ko ngayon, please don't forget to subscribe, like, and comment down below. And click the notification bell para parati kayong updated sa latest upload ko. Maraming salamat po. Paalam!